Hello guys! Nandito ako ngayon sa Saog Cave dito sa Barangay Basyaw, sakop ng Basay Samar. Yan. Tara, samahin niyo ako. Yan guys, ito yung loob ng Saog Cave. Yan guys, yung Saog Cave ay kilalang tinatambayan ng mga taga Basyaw. Dito sila gumagawa ng banig. Naglalara sila ng banig. Gumagawa sila ng bag. Yan. Guys, malamig dito sa loob. Meron naman sila ritong CR. Ayan. Tabi-tabi po. Meron po ditong sinasabing bakas daw ng paa ng isang higante. Ayan. Kasi nung unang panahon daw ay may naninirahan ditong higante. At yan yung marka ng kanyang paa. Dito sa loob siya naninirahan. Patabi. Ay. Ayan po. Diba korting paa? Pero yung laman niya po ay tubig. Yan guys, kasama ko yung aking dalawang anak. Yan, hugis pa talaga siya, no? Pero isa lang. Saan kayo yung kapartner? Yan guys. Maraming tulo-tulo, oh. Tumutulo. Malamig siya. Punta pa tayo banda ron. Madulas yung daan. Yan guys. Tapos meron sila ritong parang cottage. Yan. Kapag siguro merong namamasyal dito, diyan nag-aarkila. Yan guys, nandito tayo ngayon sa loob ng Saog Cave. Madulas yung daanan dito, guys. Yan. Malamig dito, kaya dito pinipili ng mga taga-Basyaw maglara ng banig. Punta
Punta pa tayo dun banda. Nandito na tayo sa loob ng South Cave, pero ayokong pumasok doon sa loob. Nakakatakot. Kailangan ba? Pasukin natin. So guys, yan. Papasok po kami. Medyo madilim. Mas malalig siya. Tumatay siya. Ay, pag pinanak doon. Nandun sa ilalim guys, meron pa dun sa loob. Pero mahirap na pasukin yun doon kasi maliit na yung daanan. Ang ganda. Kulay green talaga siya. Nag-green. Yan. Yan guys, nandito na tayo sa pinakadulo. Yan guys, dun sa ilalim. Nandito na tayo sa pinakailalim ng South Cape. Pero meron pa pong daanan doon. Pero parang ayaw ko nang pumasok doon. Ayun. Hanggang dito na lang ako guys. Dito na lang ako talaga. Ayaw ko nang pumasok doon sa loob. Maluwag pa raw doon kaya pupunta na lang tayo. Ayun. Madulas yung daan guys. Maluwag para doon. Kaya lang madulas. Na, tutok na lang ada. Luwag pa ba doon? Ay! Huwag na tayo pumasok doon. Balik na tayo. Sige lang. Ayoko na doon
hirap ng daanan. Yan guys, pabalik na kami doon sa entrance. Yan guys. Dito yung mga tumutubong ano, gawa ng nature. And guys, nandito tayo sa cottage nila. Ayan. Pure na anahaw yung tubong. Tapos merong lamesa. Tapos meron din silang CR. Ayan. Pero hindi pa yata tapos kasi ano, parang hindi naman masyadong maraming tao dito ngayon. Siguro kasi tanghali. Ayan guys, nakikita nyo yung banig. Ito yung banig na ginagawa nila rito. Ilang banig ginagawa? Isang linggo yan. Ah, isang banig. Kapag binintan nyo yung isang banig, kita rin pagkuhan kasi rin sila nakatira ano, di, ganito rin yung hanap buhay, naglalara ng banig. Pero hindi ko kasi nakalakihan yung kasi doon ako sa Manila tumuli. Ayun, tatry tayo kung kaya natin. Paano ba? Mamaya magkamali. Sige. Ano to pa, pa ganyan? Ah, di ganyan. Ayun. Buti na ako nito ng isang taon pag ako gumawa nito. Talaga. Ay, hirap gumawa niyan. Ayun, bali guys, inaano lang pala, alternate lang siya. Pero kapag mag-umpisa, parang hirap. Okay. Pinapawisan ako dun guys ha. Kahit ganyan lang ha. Kaya kailangan ma-appreciate. Ayan o. Kapag ganito po, makanan din pala ganito. Ah, ganito pala yung 800. Ganito pala pa yung 800 body. 2 metro yata, no? 2 metro yung haba. Tama, 60. Sambi pa yung laman. O, yung gustong bumili dyan ng body, pwede kayo pumunta rito sa Basyao, dito sa okay. Punta lang kayo rito, tapos bigli kayo ng balik. Yung ganito po, 800 lang po. Di ba mura-mura, hirap-hirap gawin. Malamig to higaan, masarap higaan siya. Kahit higa kayo sa kama, sasabihin nyo muna nyo malamig. Ayan guys, meron silang mga slippers dito. Ayan. Yung ganito po, isang pares, tag 100 lang. Tapos meron silang ganito, yung mahal. Of course. Magkano po yung ganito? Ah, 100 din daw.
at meron silang mga bag. Matitibay yung gawa nila rito yun. Kasi yung hawak, yung handle phone niya ay uway. Gawa sa uway. Yun guys, lovely. Magkano po yung ganito? Oh, 800 daw yung ganito. Di ba guys, mura-mura na yan para sa inyo. Kung wow, gusto bumili ng mga ano, mga ganitong bag, ayun o. Kapag merong naghahanap sa inyo ng ganitong bag, gusto pumunta, bumili ng mga ganitong bag, mga nitid. Yan, punta lang kayo dito sa South Cape. Di ba? Ganda. Meron pong ganitong ano, style. Ganitong design. Ayan. Matibay siya, guys. Yung ganito, magkano po? 700 daw. Guys, mas malaki, mas mura. Punta lang kayo rito. Ayan. Diba? Tapos meron po silang placemat. Meron po silang mga placemat. Magkano po yung ganito na eh? Nag-100 po yung placemat. Ayan guys, meron mong nakita rito. Ano? Laptop case. Maganda. Malambot yung loob o. Meron siyang foam. Nalagyan na ng laptop. Magkano po yung ganito na eh? 700 po. Mura-mura lang. Punta na po kayo dito sa South Gate. Bili po kayo ng mga ganito. Ayan, meron pa. Silang Christmas. Oh, meron din po silang malapad o. Oh. Ayan o. Pwedeng sombrero. Pwede rin sapin sa ano, center table. Sa lumita. Magkano po yung ganito? 200 lang. Yung mga gusto-gusto ng mga native na decoration para sa bahay ninyo. Punta lang po kayo dito sa South Cape. Dito niyo po makikita yung mga murang binta na mga native na ano. Madali lang puntahan yung South Cape kasi nandito lang siya sa gilid ng kalsada. Madali lang siya mapuntahan, hindi na mapapagod yung mga pupunta rito kung halimbawa ang pupunta. Kasi sabay. Kasi nga along the highway lang siya. Hi guys, thank you sa pag-ano sama sa akin dito sa South Cape. Thank you for watching.